Well, good afternoon, first vlog for the day. Well, tigil muna tayo sa ano no, sa industries. Para natin balikan ulit. Ang important susunod natin pag-aaralan is yung dosage. Computation ng dosage. Okay? Dosage sa gamot. Okay, medicinal dosage. Para kasi pag nagpapa-check up tayo, nagpapa-doktor tayo, may idea tayo kung bakit ganun karaming beses natin i-intake yung medicine, whether tablet or syrup. At saka alam natin kung overdose or underdose. Kahit yung sa bakuna, dapat meron ding proper doses dyan. Isa yan sa inaano ng mga nurses and pharmacies, okay? Kasi yung number of tablets is based dun sa number of ilang beses ka rin iinom. So yung pala natin susunod. So, ano ko lang nun? Kasi paano kung, ano diba? Ano kung automated, no? Ano, para nang ano ka, hindi ka magkakamali, diba? Prescribe ng doktor sa'yo. So, para lang magkaroon ka ng, ako, mawa, nag-prescribe yung doktor ko and then input ko sa software. So, meron akong idea kung saan ang galing yun. So, yung mga formulas na yun. So, kasi, di ba, yung antibiotics, di ba, yun yung kailangan hindi ka mag-skip dahil pag nag-skip ka, balik ka sa dati. And yung mga gamot kagaya ng amoxicillin, yun yung mga malalakas ang dosage eh. Diba? So yun yung kailangan nating malaman. yun yung ano, kahit naman sa mga, ito sa mga alaga naming aso, may mga doses. Tingnan ko, hindi na sa tao, pati sa hayop. Maalaga nating aso o pusa. So, hindi na sa tao yun, pati sa hayop. So sige, yun lang.